Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan. Welcome po sa channel kong ito. Ang isi-share kong video sa inyo ngayon ay ang actual na problema na itong kontaktor. Kung makikita nyo po, naka-in po siya, naka-in. Samantala ang bandang kanan yan ay naka-out na siya. Pero wala na pong power yan. Kaya dapat magkasabay yan, parehas naka-out. Yan po ang may problema kontaktor na naka-in. Sa pag-troubleshoot po mga kababayan, siguraduhin natin na laging naka-off yung power para safe po tayo sa paggawa. Kailangan po ang breaker natin ay naka-off. Lalo na dito, ang heater nito kapag naka-off ang power, ang main power niya, ang heater ay naka-on. Kaya siguraduhin natin ang heater natin, yan naka-connect sa normally close. Kailangan po ang breaker niyan ay naka-off para safe tayo sa paggawa. Ito ang breaker, naka-off. Kasi ang supply nun ay separate. Nasa main siya. Andun po. Amen. Ang kung makikita nyo po ang control na ito ay medyo magulo kasi sobrang tagal na. Ito na po yun, tinanggal ko na ang wires. Makikita nyo po, yan po ang suspeko o unang dahilan kung bakit ito ay welded na sa loob. Uminit ito, o kaya may nag-loss contact dyan, kaya hindi na maitulak ng spring kasi sa pag-init niya, welded na siya, nagdikit na yung kontak kaya hindi na maitulak ng spring. Yan po mga kababayan. Tingnan nyo po, itim na itim ng kontak. Ang paraan dyan ay kailangan yung wires ay mayroong perol. Lalagyan ko ng perol yan, pero hindi ko na ipapakita sa inyo dahil ako lang ang humahawak ng camera. At mabilisan lang ito. Yan po mga kababayan. Nailagay ko ng bagong kontaktor at ilalagay ko na itong wires pag nalagyan na ng perol. Yan. Pati yung line side niya. Yan. Para solid po. Para solid kapag hinigpitan, solid siyang kukuntak. Yan. Pati yung sa baba, lalagyan din niya lahat yan. Yan. Makita nyo po. Kapag hinigpitan ko na yan, solid yan. So wala nang maglulos kontak dyan. Kapag nag-energize na siya, magiging okay na. Magiging balance ang amperahe na dadaan sa kanya. Yung current yan. Kumbaya. Kaya dapat pag nag-terminate tayo ng wire, dapat laging may perol para solid yung kakapitan ng ating terminal. Kapag hinigpitan, hindi babasag-basag ang wire. Yan po, isa yan sa dahilan kung bakit nasisira ang conductor pag nag-overload. Yan po ang para sa control ng breakers. Yan, dumaan din yun sa transformer. Sabi ko nga po, itong control na ito, kung makikita nyo, magulo na dahil sa sobrang matinding modification na ito kapag binago. Kasi sobrang tagal na nito. Siguro 2 dekada na palit-palit lang ng spares. Yan, makita nyo po. Maraming salamat po sa inyo dyan mga kababayan. Mag-subscribe po kayo sa channel na ito at marami po kayong matutunan. Thank you po. God bless.